Okay. Alam ko na kung nasaan tayo. Welcome to Ampatuan, Maguindanao. Isang fresh tuna from the ocean. Tapos? Tatlong rice, one Pepsi small, tsaka yung isang soft drinks po na malaki. Ako na ito na. Apo. 40 at saka 15. 55. Pilatanan. Ah. So ang imong kanon pila da, isa lang. Tulo. Tatlo. 30. Tapos pila yung sudaan. Isa lang. Isa lang. 30 open 5, 55. 55 plus 55, 110. 110? Kasama na yung soft drinks? Oh. Oh, teo. Bakit? Gusto mo maging 150? Ang mura nga eh. Sige, keep the change. Charot lang. Pag-skid. Thank you, Nay. Mura ng pagkain dito, Nay. Keep the change, sabi ko. 110 na, diba? Opo. Thank you, Nay. Dagan salamat. Kamura, no? May panggas pa akong kang kotabato. Philippines. Oh, yun. Tara, bro. Sige po. Asa ano lang sir? Philippine Loop. Ito bro, bibigyan ka na ng sticker. Yun. Ayun sila bro, mga ibang HN. Papicture ka. Bye bro! Woo! Sarap! Man! Oh. Saan ka na? Nasa palabas na kami ngayon ng Jensen. On the way kami ngayon pa South Cotabato. 6 PM or 5 PM andun na kami. Mabilis pacing naman eh. Okay. Approaching tayo sa runabout. Diretso tayo. Mahaba-haba pang biyahe ito mga first timers. 2 hours and 22 minutes all the way to the Pink Mosque. Picture na lang tayo ha. Salamat. Ayun, thank you. Sadyang maraming pumapara. Alam nila kasi dadaan tayo at nag-post ako kanina na nasa Jensen eh. So, expect natin itong kahaba na ito ng highway ay meron talagang papara sa atin dito. Ito na naman, sumisipan na naman ang antok. Grabe. 2:01 PM, 1 hour and 55 minutes, 107 kilometers. Pink Mosque pa lang yan. Update lang tayo mga first timers ha. Balikan ko kayo, update ko kayo pag medyo nakalayo-layo na tayo no? Stay put lang kayo dyan. Oh, gising, baby! Oh, grabe! Tumatakbo tayo ng 110 para napakabagal pa rin natin. Ganun talaga kapag ano? Sobrang haba ng stretch. Ah. We are now approaching city of Coronadal. Coronadal ay parte ng... wait ha. Sorry. Kinakawin ko sila, ayun nalang kamaway. Okay, Region 12 na tayo. City of Coronadal. Okay. My God, wala akong idea. Okay, basta nasa Coronadal na tayo. Anong meron dito sa Coronadal? Meron silang record of ano, Guinness World of Records, agriculturism. Saan kaya?
Okay, South Cotabato, Sarangani. Ang laki pala nito, nasa South Cotabato tayo, pero parte pa rin siya ng Sarangani. So parang South Cotabato at Jensan is pasok sila sa Sarangani. Tama ba ako? Hindi ko alam. Tama ba ako? Paki-correct na lang po ako sa comment section, ha. At nakakapa tayo ng lugar bago tayo dito, eh. Tuloy-tuloy lang to. Mahaba pa tayo. Napakagandang view. Bagong-bago sa ating paningin. Naghahalo yung antok ko. Tsaka pagka-amaze sa mga magiging ito mga view. Ay, Diyos ko. Pero di ako pagod. Inantok lang ako. Ito yung crucial na oras ng pagmamaneho natin, eh. Alas dos, alas tres. Yan. Nyog, nyog, nyog. At maisan. Update ko ulit kayo kung nasan na tayo. Next, ha? Meron tayo dito mga subscribers. Ito, mga sticker, bro. Grabe. Ito, brother, oh. O, tara. Picture tayo. Ha? Mga kasama ko, mga ABB team. Sasamahan nila kami hanggang Cotabato City. Ayun, salamat, salamat. Kailangan namin yun. Cotabato na, bro. Adan kayo ng Lanos. Okay. Yan, hindi na tayo, hindi pwedeng hindi tayo huminto. At kanina pa nag-aantay ang mga yan. Cotabato, dyan naka Honda, shoutout. Honda ADV, shoutout sa inyo. Yung mga nasa Pink Moss, bro. Mga Honda ADV yun. Ayos. Tuloy na kami. Salamat, salamat, ha. Okay, isa na namang roundabout dito. Okay, okay. Continue for 30 kilometers. Ah, grabe. Tuloy tayo. Singit-singit lang tayo. Okay, papasok ulit tayo ng isang municipality. Welcome to Tantangan. Tuloy tayo. Tuloy-tuloy lang. At tuloy-tuloy lang. Wala tayong ibang choice kundi ang tumuloy. At tumuloy-tuloy lang. Let's go. One hour and six minutes na lang, oh. Malapit na tayo sa Pink Mosque. Sabi na, sobrang lawak dito sa lugar na to, no? Malawak na lupain ng Mindanao. Napakalawak. Kung titignan nyo yung mapa ng Pilipinas, kunwari, yan, nasa harapan ninyo, nandito tayo sa lower left. Mga nasa alas 7 ng gabi sa relo. Checkpoint na hindi rin check, so point lang, so, yeah. Nawala din yung antok ko kahit pa paano. Rataan na rataan, ano. Wow, mga pagawaan naman ito ng mga rataan. Duyan, kuna, walis, kung ano-ano pa. Okay, tuloy tayo. Okay, nasa bayan na tayo ng Tacorong. Tacorong City. May ibig sabihin yung Tacorong na yan, eh, sa Bisaya. Hindi ko lang alam kung dito, ha. Ang Tacorong ay ibig sabihin niyan is patong sa ulo. Parang ipatong mo sa ulo ko, itakorong mo sa ulo ko. Parang yan ang ibig sabihin niya, na sa Bisaya, sa amin, ha, sa Aklan. Hindi ko lang sure dito sa mismong Mindanao kung yan ang ibig sabihin ng takorong. Pero kung alam niyo ang ibig sabihin talaga ng takorong dito, eh, i-comment niyo sa comment section, no? Organic. Charot lang. Special D power.
287. Sa Cotabato na tayo, Cotabato City na. Doon ba yung Pink Moss, yun na rin mismo yun? Hindi pa, di ba? Ah, okay. Thank you. Ate, pahingi po ako ng resibo po, ha? Ayan, 1,000 na. O, humira muli tayo kay John Pax ng 1,000 na babayaran din natin mamaya. Ito po, nanay. Pahingi po na yung resibo na yan. Malaga po sa amin yung resibo. Salamat. Di ko alam kung inaantok to mga to sa biyahe. Inaantok ba kayo kanina? Inaantok ako. Ang haba. Haba? Grabe, bro. Pigang-piga ka. Inaantok. Ibang klase. Tubig muna o soft drinks. Basta. Yan ang makakadagdag ng lakas. Tingin-tingin po. Okay, hindi ko alam. Grabe, nasa Sultan Kudarat pala tayo. Siyempre, first time to sa akin. Grabe, hindi ko alam. Wala akong kalam-alam na nasa Sultan Kudarat pala tayo ngayon. Takurong City, Sultan Kudarat. Bakbak kami. Para hindi bumaba yung adrenaline namin. At talagang kapag hindi namin ginawa na magmabilis, eh, aantokin talaga kami. Isang napakahaba na rektahan na to. Eh sa lahat ng ayaw ko talaga yung ano, sobrang habang highway. Nakakaantok talaga. Pero nakainom na tayo ng orange juice. Nakapag-chocolate tayo ng maliit. Plus, parang kalahating litro yata ng tubig na malamig ang laklak ko. Na-rehydrate na tayo. Medyo lumamig din yung pakiramdam natin. Pero kanina talaga, grabe. Nagkakampawi sa loob ng jacket. Basang basa. Bakbak na tayo. John push the metal so the funny jack jack we go. John push the metal so the funny jack jack we go. Welcome to Isulan. Wow, ano to? Ah? Hospital? Sultan Kudarat Hospital. Grabe namang hospital yan. Social, you know. Parang mosque. Provincial capital of Sultan Kudarat. Dito sa aking kaliwa. Solid ah. Okay, kakanan tayo dito. Going to Cotabato 90. Lake Cebu. Dito rin yun. Ha? Bumalik ba tayo? Ayaw nga, no? Take the next right onto Isulan, Sharif Abuak Road, Sen, Ninoy Aquino Avenue. Pero dito bro sa ano natin, sa map natin, dire-diretso. Oo, oh, pag ano na tayo. Oo, kasi napakadami. Parang pangatlo na ito, pang-apat na ito. Pareho ng ano na yan, roundabout na yan. Ang lapu-lapu. Okay, tuloy tayo. Nakakalito. Napakadaming ganun. Roundabout girl. So, tuloy tayo. Korekta na naman. Pero teka lang. Sobrang dami na nating dinadaan ng mga checkpoint. Yung iba, hinahayaan na tayo tumagos. Yung iba, tinatanong tayo kung saan papunta. Pero kapag sinabi mo na Philippine Loop, hinahayaan nila kaming magdumaan. Not sure kung talaga bang... Siguro normal na may dumadaan ng mga Philippine Looper talaga sa area na to. Kasi talagang ito talaga yung way eh. So parang alam na nila kapag Philippine Looper, eh ayan na, lalo na't naka-vest ng ganito, eh alam na lang naka-register yan. So wala na ibang tanong-tanong. Diretso. Ano kayang kabundukan ito nasa kaliwa ko? Ito sobrang taas na to. Baka merong nakakaalam kung anong tawag niya sa bundok na yan. O nga pala, nagbabasa rin ako ng mga comments talaga. Yung mga nagko-comment din na syempre pinapaalalahanan tayo ng huwag kayong bakbak ng bakbak. Naiintindihan namin yun. Pero
syempre, sabi ko nga, hindi kami nagpapatakbo ng hindi kami sanay. Kumbaga, ito talaga yung facing ng bawat isa. Ito yung kampante. Hindi naman all the time, pero syempre, pag kinakailangan talaga, kailangan talaga namin gawin sa sobrang haba ng biyahe. Siguro, sa buong biyahe, 70% babakbak talaga, mabilis talaga. Tsaka mga 150cc lang naman yung mga motor namin. Hindi naman tutulad ng mga big bikes na talagang mabibilis talaga ng sobra. Ang sagad ko nga, 104 na lang ngayon eh. Sa sobrang haba ng biyahe, hindi talaga tayo pwede magpatakbo ng 50 lang o 60. Madidisqualify tayo nyan. Ang usapan dito, point to point talaga ang dapat matapos namin sa araw-araw. Hindi po pwedeng kung saan lang kami maabutan ng dilim, doon lang kami hinto. Tumatakbo ang riding days natin. Dapat sa isang riding day, at least baka 350 to 500 kilometers talaga araw-araw. Huwag kayong mag-alala at nag-iingat din kami. Maraming salamat. Siyempre na-appreciate namin yung mga concern ninyo. Pero kami na rin nagsasabi na etong takbo na ganito is eto na po yun. Talagang normal lang po ito. Hindi lang kasi kami ang naglulupo ngayon. Napakadami. At sigurado ako na lahat ng naglulup is talagang kung mga tulad na ganito is ganito talaga magpatakbo. Normal po yun. Walang masama sa magpatakbo na mabilis na mayroong disiplina. Iba ang kaskasero sa mabilis magpatakbo na may disiplina. Grabe. Ayan o, yan yung sinasabi kong ano, bundok. Ano ba tawag dyan? Ang tindi. Napakalawak na lupain. Grabe. Nasa si John Fox? Sige, mauna kayong apat. Antayin ko si John Fox na wala sa likuran. Thank you. Come again. Ato, Kalkal Bridge. Kalkal Bridge. Ato, boundary na ng ano ito. Siguro pumasok na tayo sa panibagong ano. Ay. Hindi uso helmet dito, no? Last 25 kilometers. Energy check. 85%. Laban. Okay. Alam ko na ako nasaan tayo. Yung kanina, yung boundary kanina na nakita natin, yung thank you and come again. Boundary yon papasok sa panibagong town or lalawigan. Welcome to Ampatuan, Maguindanao. God, sana pa yung mga kasama ko. Ay, every time na umu-overtake ako, binubusinahan ako ng mga sasakyan. Dikit tayo sa mga tao, iba mga rider. Ang alam ko, majority ng mga tao dito is mga Muslims, mga kapatid natin mga Muslim. Let's go. Tama ba yung daan ko? Takti. Thank you. Come again. Honorable Mayor by Miriam Sangku Mangundadatu. Sana ba yung mga kasama ko? Ay! Si John Fox, hindi ko alam kung nasaan.
nakikinig kayo ha. Alam nyo, to be honest, ang exage ng mga taga Luzon, ng mga taga Maynila, magkwento about Mindanao. Kanina, ako aminin ko kanina, pagpasok ko, nalaman ko na nasa na lugar na ako ng Maguindanao, nasa Ampatuan na ako na area. Ayun man, karoon ako natakot, aminin ko. Alam nyo bakit? Kasi yun na-vivid sa ating mga taga-Maynila na ganito dito sa Mindanao, nakakatakot. No? Mas judge, sorry ah, taga-Maynila ako, pero ang judgmental natin para sa mga taga Mindanao, sa totoo lang. Habang ako ay lumalagpas at binabaybay ko yung kahabaan ng Ampatuan, Maguindanao, unti-unting naliliwanagan ako, unti-unting nag-iiba yung mood ko na itong lugar na to sa ngayon, ang ganda eh. Diba? Isa siyang normal na mamamayan, isa siyang lugar, normal na lugar, na tulad ng mga lugar natin, na tulad ng mga ibang lugar na payapa na dinaan natin. Wala naman siyang kaibahan dun. Diba? Na ang kaibahan lang, syempre, iba ang suot ng mga tao dito. Diba? Maraming mga naka-abaya, maraming naka-saklob sa ulo yung mga babae. Dahil syempre, mga kapatid natin, mga Muslim, mga yan. Pero maraming mga militar sa paligid. So isang sign nyo na peaceful na ang lugar na ito, na wala na tayong ikatakot. Kasi parang para sa akin, parang nakakaawa naman yung mga tao dito sa Mindanao kung yun lagi ang nafi-feed sa ating mga taga Maynila, na nakakatakot yung lugar nila. Samantalang kapag pumunta na kayo dito, eh normal naman ang buhay ng mga tao dito. Ayan o, normal na naghahanap buhay, normal na makikita mo na may mga tao sa gilid-gilid na nagkakwentuhan. Wala naman silang takot na nararamdaman sa mga lugar nila. Eh bakit tayo takot na takot tayo sa lugar nila? Which is dapat hindi, di ba? Ito, sinasabi ko to, paliwanag ko to, kasi isa rin ako sa mga takot dati pumunta ng Mindanao. But since na nagsimula ako na mag-ikot ng Mindanao, simula yun ang kasama ko si Kulas, doon nabuksan ang isipan ko na hindi naman talaga 100% na nakakatakot ang Mindanao. May mga parts na kailangan mo mag-ingat, pero hindi naman to the point na kapag sinabing Mindanao, eh nakakatakot. Gine-generalize kasi ng ano eh, mga tao. I mean, ito, sarili ko lang namang opinion to. Sarili ko lang sa loob eh, no? Maganda dito sa Ampatuan, Maguindanao. Malapit na tayo. 9.9 kilometers na lang. At mararating na natin yung Pink Mosque. Nasa ano na tayo, Sharif Aguac. Dito pa rin yan sa ano, sa Maguindanao. Kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, kahit magkakaiba tayo ng religion, mas nangingibabaw pa rin ang marunong tayong rumespeto sa iba't ibang klaseng paniniwala ng tao. Marami akong naging kaibigan simula noon ng mga Muslim. May ex ako na Muslim dati. Mababait yan. Ang totoong Muslims, mababait. Marunong rumespeto. Stick sila sa paniniwala. Tulad ko, napunta ako sa isang Muslim country, sa Saudi Arabia. Oh, marami din naman ako nakatrabaho ng mga Muslims doon. Bakit? Mga kaibigan ko sila. Diba? Nagkakasundo kami. Kasi nagre-respetuhan kami ng paniniwala. Hindi natin maiiwasan na may masasamang tao talaga. Kahit sabihin mong Kristiyano, ganun eh. Talaga may mga, hindi mo talaga masasabing lahat eh. May mga bad people talaga. Pero hindi majority is ganun. Okay, another town na
papasukin natin is that to Unsay Municipality. Maganda na ang province. Alam nyo, gusto ko, hindi ko alam ha, gusto ko yung mga pangalan ng mga town dito. Parang gusto kong maintindihan kung ano yung ibig sabihin. Curious lang ako. Last 8 minutes, 6.2 kilometers. Hindi ko alam kung anong purpose, kung bakit may mga flags na pula. Ayun, baka meron tayo dito mga kapatid na mga Muslim na nanonood sa atin. Comment nga kayo na kung anong ibig sabihin ng kulay pula ng mga flags na to sa kalsada. Gusto ko pong malaman. Ah! Wait. Wait, ito yung mga... Wait lang ha, salubungin natin. Ito yung mga grupo ng ADV. Diretso tayo doon? Okay. Grabe, napakadami na lang naka-ADV. Sunod tayo sa kanila. Hello! Kasama niyo po kami doon sa Pink Mosque. O sige po. Hello sir. Grabe, mga naka-ADV ha. Parang, woohoo. Sir. Gandang hapon. O doon na po tayo mag-fist bump. Tara. Ay, ang dami kong kakampi. Woo, power ADV. Ay, saan po tayo dito? I love Kabengi. Wah. Apa? Yeah. Oi bro, punta tayo doon bro sa Pink Mosque. Oh, tambay tayo doon. Hello sir. Dami na kay We the ADV. Grabe. Your destination is on the left. Pwede pong pumasok sa loob? Papicture po tayo mamaya lahat naka ADV ha. Yes. Pasok muna ako dun bro. Nice meeting you mga bros. Bro, tulungan mo ko magbasa bro. Ano yung Alan? Alan Wasalan. Alan Wasalan. Aalan Wasalan. Masjid? Masjid di Maukom. Masjid di Maukom. Anong ibig sabihin yan, bro? Ibig sabihin, mosque ng di Maukom. Ang pangalan ng masjid na ito is di Maukom. Ah, di Maukom to? Solid. Oh, let's go. Pasok tayo sa loob. Oh my God! Sa wakas! Diyos ko, Lord! Bibigyan ka ng sticker. Solid, oh, tabi tayo. Yeah. Grabe. Aperan ko muna itong mga. Grabe, napakadaming ADV oh. Yun oh, mga kamag-anak ni Spike. Hello sir. Hello po sir. Nice to meet you po. Yes. Po? Nagkasalisi na naman po kami. Mamaya sir, papicture po tayo mga naka-ID mo po. Hello po, maraming salamat po. Sa ADV po? Eh, yun, meet the president. Nice to meet you po. Hello po sir. Thank you po. Maraming salamat. Naiyak naman ako. Thank you po ha. Opo, umakit pa nga po siya dyan sa loob eh. Sa taas, di ba? Grabe. Madadaanan po yun? Hello po. Ay po, si Simple Unique po ba? Ayun, si Ma'am Simple Unique. Hello po. Hahaha.
Oh, TF Motovlog. Apo. Apo. Grabe. The Pink Mosque. Tagal-tagal na rin akong concert. Subscriber. Matagal na po talaga? Yung senyorita pa. Oh? Alam na alam mo ang buhay ko. Nakasubaybay. Wala pa motovlog, kotse vlogs pa, ganun. At kung ano-ano lang ginagawa sa buhay. O, mag-aayos lang po ako ng gamit ko po. Tanggalin ko lang po muna to. Grabe. Nagiging emotional tuloy ako. Hindi ko na, isipin nyo yun, di ba? Hindi ko na-expect na ganito kainit yung pagtanggap dito. Matatagal ko na pala mga subscribers. Hindi ko maisip na ganyan pala. Ganyan kainit yung pagtanggap. Isipin nyo kung ano iniisip natin sa mga tao dito, sa lugar na to. Tapos, mapagmahal naman pala ang mga tao dito. Ay. Oh, mamimigay tayo ng sticker. Okay. Sino ang pinakamatagal na first timer na nanonood? Ah, kami sir, kami sir. Kami sir. Mag-marites, usapang marites tayo din. Meron siyang itanong. Anong tanong mo? Sino ang pinakauna love team? Okay, mamigay na tayo ng sticker. Baka malagot na ako kay Prisha. Babuking. Baka mamigay po tayo ng sticker. Ayun, may number. Thank you. Thank you. Ano ba? Sir, picture. Oh, tara po. Oh, sticker. Nakita ko rin yung mga nanon, mga first timers dito sa Mindanao, pagdulog-dulog. Hindi pa ito. Solid. Ay, oh, yung mga comment dati na sa lugar. At least ngayon nakikita ko na. Grabe no? Picture. Ano tanong sa'yo? Bakit kulay pink yung mosque? Ano ibig sabihin po ng kulay pink? Ganito lang po yan, sir. Yung paborito ko nung dating mayor dito ang kulay pink. Yung mayor. Kaya ginawa ko yung pink. Opo. Paborito lang talaga niya ang pink. Pero sa lahat po ng mga mosque po dito sa area po ninyo, sa Mindanao, or sa mga Muslim areas po, hindi ko po alam, wala po kasi paki-educate na lang po ako. Naging isang, ano lang po to? Pink lang? Oo, ganun. Naging isa lang yan. Naging isa lang? Karamihan, puti. Opo. Ganun lang, white. Ito, paborito lang talaga nung dating mayor dito. Babae? Lalaki siya. Lalaki siya. Parang si ano, Bongbong Marcos, mahilig sa pink. Eh, totoo po. Sa interview, di ba, napanood yung pala. So, yun ang dahilan kung bakit pink ang
kulay ng mosque na ito. Di dahil doon sa nag-viral na sabi nila nag-pinky tunong kay Lenny. Hindi dahil doon. Hindi, wala pang eleksyon. Wala pa, matagal. Unang napanood ko to sa video ni Kay Kulas, pink na yan. Okay, gear up na tayo at dumidilim na daw. Ia-assist nila tayo hanggang Cotabato. Ships from the south. Ma'am! Opo, magkikita po tayo ulit. Boss Ray! Thank you! Maraming salamat! Engineer! Maraming salamat! Press! Maraming salamat! Opo! Magkikita tayo ulit! Iyakin din ako! Huwag kang iyak!